Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa pangalawang episode ng Kandungan Talk. Isa itong proyekto ng UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts o tinatawag na OICA. Ako po si Monica Santos, galing sa UP Diliman, Departamento ng Antropolohiya. Ako magiging tagapagdaloy dito sa usapan natin ngayon. So, ang Kandungan Talk ay mga usapan tungkol sa iba't ibang isyong pansining at kultural habang naka-quarantine ang komunidad ng UP Diliman. So dito tinutuloy ang pagpapatunay ng UP Diliman sa kanyang tungkulin na maging kanlungan ng malaya at kritikal na pag-iisip. Sa pag-live stream sa programang ito, inaasahan ang paglinang sa isang malikhain at mapag-isip na publiko. So dito sa pangalawang episode natin, pag-uusapan natin yung issue na pagsiguro sa kapakanan ng mga artista ng bayan. Pag-uusapan natin ang sitwasyon at mga pinagdadaanan ng mga artista dito sa Pilipinas, hindi lang sa kanilang pang-araw-araw na buhay, kundi syempre sa kanilang naging kabuhayan at kalusugan. Sa kasalukuyang panahon kung saan nakakaranas ang marami sa ating lipunan ng iba't ibang klase ng kahirapan tulad ng lockdown at syempre yung sakit na COVID-19, lalong naging maigiing ang mga isyu na ito. So pag-uusapan din natin kung paano natutugunan ang mga concerns na to o hindi no, ng ating gobyerno o kung meron mang mga organisasyon na tumutulong sa ating mga artista ng bayan. So mapalad tayo sa ating mga panauhin ngayong hapon. Kasama natin ay apat na art practitioners at mga advocates no, galing sa Artist Welfare Project. Nandito po si Tata Nanding Jose, isang aktor at matagal na principal ng Philippine High School for the Arts at ang presidente ngayon ng Artist Welfare Project. Hi po, Tata Nanding. Hi, Monica. Salamat sa pagpaunlak ninyo. Ang presidente, correct ko lang, presidente si Carmela Millado Manuel. Ako chairman. Chairman ng Artist Welfare Project. Salamat po. Kasama din natin si Ms. Jennifer Bonto na dating Executive Director ng Valley Philippines at ngayon Executive Director naman ng Artist Welfare Project. Hi Jenny, salamat. Magandang hapon! Magandang hapon! Kasama din natin si Ms. Isa Manalo Lopez, isang theater practitioner na ngayon ay MA student sa Theater Arts Program ng UP Diliman. Hi, Isa. Hello po. Magandang hapon sa lahat. At huli ay si Mr. Ivan Boloron, isang estudyante sa dance program ng UP College of Music at miyembro ng UP Dance Company. Siya ay alumni din no, ng Philippine High School for the Arts sa Makiling. So welcome po sa inyong lahat at welcome din sa ating mga tagapanood sa Facebook page ng OICA. Maari yung ating audience maari din makibahagi no sa ating usapan ngayong hapon sa pagpapadala ng mga komento o mga tanong gamit ang comment section diyan sa dun sa baba ng screen no. So magpadala ho lang ho kayo ng tanong, may short open forum po tayo sa dulo ng usapan no. Ng ating discussion natin hapon. So siguro simulan lang natin, no? Tanungin natin si Tata Nanding o si Jenny tungkol sa Artist Welfare Project, no? Itinatag ito noong 2007. So siguro kung makibigay lang kayo ng maiksing kasaysayan siguro tungkol sa organisasyon na ito at kung ano yung mga gawain at siguro accomplishments na as of now. Sige, kung history kasi dapat matanda ang magsimula. So, magsisimula. 2007 ang foundation year. Yung taon bago sa 2007 o mga taon siguro 2005, 2006. Nakaramdam na kami na parang sunod-sunod yung mga nagkakasakit at namamayapa ng mga artists. Marami galing dyan sa Diliman na may sakit pero walang pambayad sa ospital, walang pambili ng gamot. Yung iba wala ngang permanent na tirahan. At pag merong nangyari na ganun,
ang karamihan kasi noon ano eh mga artists and cultural workers noon pang panahon ng martial law. Kaya lagi kami rang may pass the hat na oh tulong tayo. Hindi naman kami mayayaman kaya sabi namin eventually hindi siguro tama at saka kulang siguro yung gagawing pagtulong pag puro na lang reaksyonaryo. So, nagpuko kami ng isang grupo na ang naging mission talaga ay mag-raise ng fund para meron ng siguradong pondo para sa biglang mga ngailangan. Kasi ano eh, ang dami. Sunod-sunod. So, yun ang dahilan kung bakit nabuo namin yung Artist Welfare Project Incorporated. Una, para talaga sa ano, pagtulong sa biglang nangangailangan. But eventually, nung nag-usap na po ano pang ibang objectives, napunta na doon sa, hindi lang sa pangkamatayan, kundi pati doon sa pagtulong sa ospital. Tapos pati yung educational benefits, inano rin, pinangarap din, pati nga hanggang sa mag-isip tungkol sa housing project para sa mga artists. Ayun, sunod-sunod na yun. Si Jenny ang may malaki, marami sigurong pwedeng ibahagi kasi si Jenny ang maraming nagawa. Very recently, para tulungan yung mga nangangailangan nating artists. Eh. Yung HMO, Jenny siguro ang pwede. Oo, opo. Okay. Yeah. Ano so, po, Jenny, ano na ba yung mga nagawa? Yeah, for the past 3 years that we've been talking to PhilHealth, SSS, Pag-ibig, we're trying to tell the freelance artist na sumali tayo sa mga programa ng gobyerno na ito as voluntary kasi wala tayong employer-employee relationship. Hanggang kulang na yung PhilHealth. So, naghanap kami ng yung HMO na makakatulong kasi usually mahal, di ba? Mahal ang bayad sa HMO pag mag-a-apply ka. Pero, sabi sa amin, ng Howden at Coco Life, pag madami, there is strength in numbers, so kailangan 100, mas mura, mas kakayanin. So, nag-start sa 120, parang itong yung tanghalang tuwipin na nagdala ng 20, yung dancers sa Ballet Philippines, dalawa sila. Kung sino lang gustong sumali. Okay. Nagbuo kami ng 100. Tapos, we just pay, right now, there are 520 members of the OP HMO. They just pay 10,000 pesos per 1 year and they have emergency sa ER service, may libreng doctor's fee, hospitalization, lab fee, annual physical exam, eye check-up, at madami pang iba, dental exam. Tapos kahit may recently merong isang member na namatay, binigyan pa siya ng burial assistance. So, malaki yung nagawa ng strength in numbers. And because AUP is not, is inclusive, hindi kami yung dapat visual artist lang o dancer lang. Kayang magbuo ng, so may batch 1, batch 2, batch 3. So, we're pulling more people and we're in people for that program. Siguro mamaya mag-usapan natin doon ang AUP ay sabi ko siguro mamaya magpag-usapan din natin kung paano makaka pwedeng maging member ang iba pang mga artista. Oh, yes. Meron pa ba bukod dun sa health dun sa HMO may iba pang proyekto ang Artist Welfare Project sa ngayon? Yung AUP po, kasama sa pagsusulong ng mga bills sa legislative at saka sa Senate, sa Congress. Actually, kahapon lang nag-reading ng 8 oras ang committee. Ito yung Eddie Garcia bill. So, we need to lobby for rights and welfare. So, madaming mga tumutulong na grupo at
isa ang AOP na umuupo lagi dun sa sa sessions ko. Sige, ano rin yan, ipa-follow up ko rin yan mamaya, ano, magandang mapag-usapan kung ano yung laman din itong mga batas nito. So siguro ngayon, tanong natin sa ating mga practitioners, kay Is at Iva, no, kung ano ba ang kalagayan ng mga artista ngayon, no? So kayo, sa inyong practice, no, ano ba yung mga nakikita niyong pangangailangan ninyo? No? Meron bang mga kailangang matugunan? At kung, I mean, sa pag-practice ninyo, ano ba yung mga challenges, no? Sa iba't ibang bagay, whether it's kalusugan, working environment, or maybe even security, no? Yung economic security, parang gano'n. Siguro isa, pwede mong simulan? Makapagsalita lang ako para dun sa sarili kong experience, no? Pero nung nagsimula yung quarantine, ang isang malaking dagok sa akin ay yung kawalan ng trabaho. We were about to open a show sa Tanghalang Ateneo bago right before magsimula yung quarantine, at dahil nagkaroon ng quarantine, natigil ito. So cancellation ng maraming shows dahil bawal na nga ang mass gathering. Dahil dito maraming nawalan ng trabaho. Inaasahan, dahil pag freelance tulad ko, inaasahan mo talaga yung live from project to project. Tapos syempre, sana nakakapag-ipon ka, pero karamihan din walang naiipon dahil talagang stretch ang means mo eh. Dahil doon, parang may kaibigan ako na nanay ng dalawang bata, isa siyang actor. Sabi niya sa akin, ako wala na akong inaasahan perang papasok. So, marami din na hindi, ang breadwinners, hindi na makapag-provide para sa mga pamilya nila. Kasama na rin dyan yung pangamba or matinding anxiety. So, nakaka-apekto rin ito sa mental health. Dahil syempre, napapanood mo sa news, nakikita mo sa social media, lahat ng mga nangyayari. Merong galit, merong takot na maaari kang magkasakit, at wala kang means para bayaran ito o sustain yung pamilya mo. Pero dagan doon ay uncertain na maaari bang mag-continue ang pagpapalabas. Kasi sa teatro, liveness ang importante. Yeah. Ang connection mo sa audience ang importante. Pero ngayong ang audience mo ay hindi na maaaring magsama-sama, nakakatakot na baka, naku, ilang taon ba ulit bago tayo makakapagpalabas sa isang live or sa isang face-to-face or in-person na setup. Karamihan din ay dahil, kunyari, dahil ang primary na pinagkakitaan ay ang kanilang practice or theater practice or art, nahihirapang maghanap ng ibang existing na employment ngayon dahil maraming ang nare-retrench. Tapos, iba ang hinihiling na mga skill sets. So, kasama yan sa mga kinoconsider. Tapos, tulad din ang sinasabi ko ni Jenny at ni Sir Tatananding, mahirap din dahil wala kang employee na setup or relationship at freelance ka, ang hirap na magkaroon ng benepisyo. Wala talagang benepisyo kung hindi ka personally, voluntarily mag-seek out for it. So, marami of course ng mga artists ngayon, no? Lalo na sa panahon ngayon na merong issue na itong anti-terrorism bill. At karamihan sa mga artists ay talagang nakikilahok at very active sa pag-express ng kanilang sarili. Parang, ang tawag dito, marami din ay pumapasok na o nagmamigrate sa online platforms. I mean, halimbawa na lang yung VLF, na ang pagsasama-sama nila ng bilang artists ay nakakatulong para, alam mo yun, ma-celebrate kung ano yung galing mo. Pangalawa, makapag-figure out ng bagong landscape na kung saan maaaring mag-bridge nitong ating kondisyon bago maging maayos ulit. So, iba't ibang mga questions,
hirapan, struggles, pero kasama na rin yung parang the will to continue and help each other come together to figure this out. So yun yung mga nakita kong mga kondisyon para sa mga theater artists. So medyo persisting din yan, ano? Syempre parang lumala lang ngayong mga COVID time. So Ivan, sa field naman ng pananayaw, no? Pagsasayaw, ano naman ang inyong mga challenges? Yes po. For me, ang dami kong challenge na inaarap ng dancers, no? Not just the students. Hindi lang kaming dance majors, kundi lahat ng dancers. Not just in the Philippines, kundi sa buong mundo na. Kasi alam naman natin na ang dance, ang need ng maraming materials, marami kang kailangan i-consider. Like the space, yung floor. Maraming online classes na nagbibigay, no? Thankful naman na kami sa mga online classes na nangyayari. Na binibigay ng mga artists, na binibigay din ng mga freelancers, na binibigay ng maraming companies all over the world. Pero still, kailangan mong i-consider yung connection is yung wifi, yung anything na paano ka makaka-cope dun sa online classes na yan. And katulad ng sinabi ni Ate Isa na may mental health na tumatama din sa mga dancers. Kasi ang pangawakan mo na lang ngayon ay yung disiplina na natutunan mo from the past years of learning dance. Yung disiplina na nakuha mo ay kailangan mong isipin na always, kailangan mong isipin always na dancer ka and you have to maintain something na kailangan makita ng mga tao. Also, yung condition mo as a dancer, no? Kasi very physical yung art form na meron kami and I think na sobrang halaga ng condition mo. Also, mahirap din sa situation na to kasi as a student, marami kang kailangan na sa tingin mo na kailangan gawin. You really have to work para ma-maintain mo yung sarili mo and iisipin mo yan everyday kung papaano and magagawa mo ba or hindi. So yun, at the end, iisipin mo talaga yung discipline na natutunan mo at na pinangahawakan mo as a dancer and as a student. Curious lang ako, Ivan, ano, dati kasi nagsasayaw din ako. I mean, with the social distancing, and I guess similar din sa situation sa theater, paano na ang dancing ngayon? I mean, how is that going to happen? I mean, I don't know if people are thinking about this too, because part of the expression is also, you know, being together, right? I mean, pagpapadedo ka, ganyan. Ay, paano na mangyayari yan ngayon? I am just curious if that's also part of the conversation now. Yun din po yung dilemma actually now, kasi siyempre, medyo lugi kami sa part na if ever man na magbalik online classes ang mga classes, so paano nga po kami? Ang dancers, hindi naman pantay-pantay din ang privileges yung mga dancers. Eh, meron sa amin na wala talagang space, meron sa amin na wala talagang internet connection. Mm-hmm. Amin alam kung paano actually mag-work. Especially, we also really have a big space for us to dance. Siyempre, meron po kami mga tinatawag na center work, na floor work, not just the bar classes. Right. So talagang maraming mga challenges. So bukod sa mga na-mention ng mga panauhin natin ngayon, ano, ni Isa at ni Ivan, marami na rin mo kayong na-mention si Jenny, no? At kayo din tatanan din, lalo na dun sa history kasi ng artist welfare, makita na talagang medyo mahirap ang sitwasyon ng mga artista, no? They don't have the same kind of job security as everyone else, no? Although may na-mention siya na konti, and Ivan also, ano, yung working conditions, maybe yung working environment, and maybe that's also an issue na how can we ensure a good working environment for our artists. Meron pa bang ibang mga issue na hindi na-mention Ivan at na ngayon na tinutugunan ng Artist Welfare Project? Ako, Monica, siguro magdadagdag lang ako ng na experience namin sa Tanghalang Pilipino ngayon. Because I'm still Artistic Director of Tanghalang Pilipino. Nagulat kami talaga sa virus na yan.
Yeah. Noong una talaga nagpanik kami, hindi namin alam kung anong gagawin eh. Yeah, dahil buti na lang, swerte lang kami dahil dumating yung virus noong patapos na yung season ng Tanghalang Pilipino. So bakasyon talaga kami talaga. Pero ganun pa man, hindi po pwedeng, ang pakiramdam namin, hindi po pwedeng walang gagawin, no? Period ng preparation for the next season kasi yun eh. Yeah. At alam namin na with the declaration of CCP na hindi magagamit talaga yung usual venue na ginagamit namin for performances. Oh, ano, okay. to make a long story short, nag-adjust kami and we tried to figure out kung ano talaga yung magagawa online. Mm-mm. Eh ako pa naman, beeper ang aking kinalakihan. Hindi na alam yung iba nyo, ano na. Hindi na lang, yung marketing team namin, napaka mga millennials eh. So immediately naka-adjust sila dahil sila rin ang gumagawa ng aming collaterals, yung mga AVPs. Yung aming dating traditional way of performing na transpose immediately sa ano, sa online, yung YouTube. Kaya meron kaming nagawang online performances. Nagawa namin yung monologues na ang tawag ni Layeta Pupoy ay monovlogs. We were able to do Lolo Doc at saka yung Lola Doc na ni si Nora Honor ang nag-perform as doctor. Si Layeta wrote the monologues based on true to life stories ng mga frontliners, no? Starting with the couple na nakilala niya na parehong namatay because of the COVID-19. Oh. So yun na, na-dramatization, monologue. I did the Lolo Doc, hirap na hirap ako dahil nag-perform ako sa harap ng aking sariling camera, ng aking self. Tapos lalo naman si Ate Guy, nahirapan siya dahil sanay siya ng may director, sanay siya may cameraman, makeup artist, etc. But all because he wanted to help us na ituloy yung ginagawa ng Tanghalang Pilipino to educate our people, our audiences through theater, umukay siya na gawin yun. And nakakatuwa experience, maraming nakapanood nung aming monologues. Ngayon, meron na kaming series ng past productions na streamline ng I Want TV sa ABS-CBN. Oh, wow. We're quite lucky na nakipag-collaborate sa amin ang ABS-CBN para streamline yon, and we have other activities na online talaga. So medyo nagsusurvive kami kahit wala kaming kinikita so far. But eventually, I think we should be able to earn some income. So, Tata, ito bang nakikita niyong sitwasyon? Tata, nandiyan itong sitwasyon na to. Do you think this is going to be kind of normal? I mean, how long? Like, ito na ba ang bago? Or pang-sagot ka ngayon? A new normal daw. Oo. Announcement ng CCP, baka hindi namin magamit yung CCP venues until half of the year next year. So baka daw magbukas ulit ang theaters ng CCP ng Agosto pa, which is actually the start of our usual season, nagsisimula sa Agosto. So wala kaming masyadong nakikitang pagbalik doon sa dating paraan ng performances mula ngayon hanggang sa Agosto siguro. But meanwhile, kailangan pa rin namin maghanda para dun sa pagbabalik. Hopefully, bumalik talaga. Meanwhile, halos lahat online ang ginagawa naming projects. Yeah. At ang medyo swerte pa nga kami kasi we have documentations ng aming mga productions. Kaya parang meron kaming natutuloy na productions. Ang medyo na inaalala ko, yung mga grupo na wala nang ang regular venues, wala pa silang documentations before, tuloy, wala talagang masyado magawa.
eh, yung actors namin, meron kaming actors company sa Tanghalang Pilipino, nakakapagsweldo rin kami, pati yung staff, dahil meron kaming naipon kahit konti. So medyo mas nalasin kami, but I'm really wondering what's happening now to even the indigenous peoples, artists and cultural workers. Meron kayong projects with them eh, na paano kami makakapunta sa kanila, workshops and research, yes, etc. Pati yung mga community theaters, no? Na napaka-importante ng papel nila sa regions, hindi rin sila makakilos dahil nga dito sa situation na to. So medyo matagal-tagal ito, and I hope lahat tayo matutunan dito sa hirap-hirap akong pag-aralan na online, meron pang ano-anong meeting na basta kung ano-anong terms ang kailangan kong matutunan. So wala pa ho tayo na pag-uusapan ng mga measures na yung paghahanda sa pagbabalik. So hindi pa na pag-uusapan yung how do we make it safe not only for the audience but also of course for the artists not to come back to work, no? So hindi pa po ito masyadong siguro naiisip. Ay, hindi ko alam, no? Baka meron na kayong usapan sa komunidad, no, na paano tayo babalik. Yes, Jenny. Yeah. Madaming initiatives ngayon na mga artists and art groups such as like the National Live Events Coalition. Halos araw-araw, gabi-gabi, tinitingnan na lang yung safety protocols. We have to be very active in terms of looking at the safety protocols ng DOH and how to translate dun sa industriya natin, dun sa ginagawa natin. Dahil magkakaroon talaga ng mga transition. That's one. Another one yung talagang walang makain. Ganong level, survival. Patuloy yung mga tao na nagpa-fundraising kahit paano. So, AOP for the past 3 months have been fund manager to a lot of initiatives. Tapos namimigay, nag-distribute kami ng 2,000 pesos na cash. Panawid gutom lang. Yung iba naman, ang ginawa nung mga nakatanggap ng 2,000, naggawa na sila ng maliit na sari-sari store, maliit na silogan. You know, yung we have to think of and be creative in terms of trying to get through this moment. Jenny, baka pwede mo sabihin sa kanila kung saan galing yung 2,000 na yun. Baka akala nila sa bulsa mo eh. alam niyo po yung napaka-miraculous ng nangyari about it. Kasi sila, yung mga open house, these are part Phil Stage, Theater Actors Guild, Theater Third World Improv, at saka SPIT. Nag-pull sila together para magtanghal online. Tapos may donate button. Yung programming na yan, MWF, ganyan, nagpre-prepare sila. Nakaabot sila ng 1.3 million pesos. Yung bayanihan musikahan, nag-donate ng 1 million pesos din. Tapos yung National Commission for Culture and the Arts, nakapag-donate din ng 1.6 million pesos. So, government and non-government, tapos yung mga maliliit na hanggang 5 pisong donation meron. Overwhelming. It's overwhelming yung support. Pero kulang pa. We really need to step it up and try to retool, rethink, reach out, and give hope na basta walang kakalas. We're all in this together. We have to get our act together. This is a life and death na act. So paano nagiging miyembro? I mean, how do we receive, no? How can one receive the assistance? Yung sa Film Development Commission sa FBCP, lahat ng film workers, audio visual workers, you can apply there. Sa national, sa NCCA, just email them and reach out. Sa Dole, nag-reach out ang AOP, nag-reach out kami first week. Kasi ano tayo, wala tayong employer-employer relationship, so talagang wala tayo sa radar.
So, lahat ng mga dole na nakikinig sa amin, sana po, nandito po kami. Wala na kaming makain. Although sa mga barangay, no, may mga barangay naman na nagbibigay ng support. Pero sa AUP, bukas lagi yung Facebook page namin and kahit ako, wala akong tulog eh. Umaga-umaga pa lang may tawag na ako na walang panggatas, Miss Jenny. Yung pinang-dede ko sa anak ko, kape. Miss Jenny, meron bang pangbigas? These are gig dancers, mga musikero na kailangan ng maintenance na medicine, di ba po? So it's overwhelming na talaga. Jenny, so they just have to contact the AUP, ganun ba? Yes po, yes. Jenny, mukhang tinatanong ni Monica kanina kung paano maging member ng Artist Welfare. Monica, tama ba? Kasama na rin 'yon kasi kumbaga parang yung pamamaraan, no, yung paano makakatanggap ng tulong o benepisyo. Si Isa yata may tanong. Opo. Sabihin ko rin po sana na challenge din ngayon na so may mga ganyang mga programa at inisyatibo pero dahil walang database na ganun ka-extensive at comprehensive. So, hindi talaga marating o maabot yung mga kalahatan o karamihan ng mga artists. Halimbawa, ako po, nagsunod po ako sa NCCA dahil may natanggap ako na letter from one of my friends na ama, ari ka mag-apply para sa cash assistance. Pero hanggang ngayon, wala pa rin namang dumarating o wala pa rin email na dumarating sa akin para sabihin, ay, meron na paparating sa iyo ayuda. Parang, yes, we have the initiatives there, but yet, it's still very hard para mapagulong lahat ng mga kailangan mo. Yeah. So, yung access, hindi pa rin ganun kadali. Parang ganun, ano? Yes, Jenny? Ang first challenge kasi we are the freelancers are not part of the formal sector. That's really one challenge. Number two, hindi lahat ng freelancers may SSS, may PhilHealth. Like yung SSS nagbigay sila ng ayuda eh. Ang AUP ever since 2007, shout out na kami ng shout out na mag-volunteer kayo, mag-voluntary bayad kayo sa PhilHealth, sa SSS. Minsan pinapupunta na namin yung PhilHealth dun sa General Assembly para dun na ibigay yung ID. May shout-out din kami na mag-apply tayo ng TIN, BIR. So for example, merong mga instances na merong ayuda, pero syempre dahil gobyerno, kailangan meron kang ID. Eh wala akong ID, Miss Jenny. Pwede ba school ID? Parang, hindi eh, hindi pwede kasi. So, it's really a mix of getting government support and private support. Pero dapat mabilis. Pero dapat talaga mag together tayo kasi hindi maiiwan tayo. So nakikita natin na kahit nagsusubok, no, meron na tayong mga organizations na nagperform and there are really programs, no, that try to bridge, no, parang tinutulungan maitawid itong mga kahirapan na ito. Mahirap pa rin kasi wala tayong formal structure na pwedeng tumugon dito sa sitwasyon na to. So maganda siguro tignan natin, sabi mo Jenny, meron ng you were talking earlier about the hearing yesterday, no? So about the amended, ito ba yun, yung amended draft substitute bill on protection of workers? Yun yun, ano? Yes. To the workers in the audiovisual entertainment industry. But aside from that, there are two other bills. One is the Senate bill authored by Grace Poe, yung Providing for an Artist Welfare Protection and Information Act, no? At saka yung PESA, no? Yung Philippine Economic Stimulus
Antivirus Act na pinapropose ni authored by Miguel Zubiri. Sabi mo lahat ito parang may parts dito na talagang pwedeng tumugon no sa mga pangangailangan ng ating mga artista. So siguro kung maaari makabigay ka ng update or siguro i-describe no, ano yung coverage nitong mga batas na to. Yes, yung sa stimulus bill, patuloy yung pinag-uusapan ngayon sa Senate, sa Congress, and the stimulus bill, ang laki-laki ng pera involved. Pero kailangan maging abreast tayo dun sa detalye nun kasi hindi nga tayo sector. Baka pag namigay mo ng stimulus, hindi tayo kasama. So, yeah. We're really sa mga organized groups ng art. Actually, nakakatuwa nga kasi merong mga grupo na before the COVID, di mo sila nagkukwentuhan, di naman sila nagkikita. Pero because of COVID, they're as a sector, they're going together, coming together. So that's one. Yeah. Yung kay Senator Grace Po, that was filed mga 3 years before by Artist Welfare Project. With her office and we really shouted out na para matugunan yung mga problema ng freelance artists. Ito namang bill na ni-read kahapon, yung Eddie Garcia bill. Nung namatay si Eddie Garcia, nataranta talaga yung buong sambayanan. Tapos may mga congressmen na look into it. So ang daming tulong na dumating para tingnan kung ano ba nangyayari, bakit nangyari kay Eddie Garcia yon. So, pangatlong meeting na namin nung last March 11, nag-meeting ulit. Pero, dun sa bill, laging, yung kay Eddie Garcia is really a safety bill in terms of defining who the worker are, who the employer are, defining the number of hours na kailangan siyang magtrabaho, defining wage, magkano ba. So, madami pang mga agenda. Pero, mas maganda kasi pinag-uusapan ng right. Producers, ng live events, pinag-uusapan ng theater people, ng guilds. Importante yun eh. Pinag-uusapan at, you know, umaandar. Hindi pwedeng magtitiis na lang tayo sa tabi, tapos iiyak. No? Sa palagay mo ba, matutugunan nito yung professionalization in that sense? So, yung sinasabi natin, pag-formalize sa profession ng mga artists. I think, dahil sinasabi mo nga na, nandito kami, ano, parang hindi nila naririnig. Kasi wala siya sa kategorya ng mga na profession, no? Na may, nandito, may category sa contract and sa vendor and all that, no? So, napapasok tayo sa labor industry, siguro, pero marami kasing aspeto ng pagiging artista na hindi ka lang laborer, no? Na hindi natutugunan. So, I'm curious if these laws will try to address those kinds of issues. Kahapon merong input yung isang chairman. Hindi ko memorize yung mga pangalan eh kasi operada ako, di ba? Mayroong ginagawang Magna Carta for informal workers. Kasi kahit na anong kembot natin, pag sinabing freelance, wala pa talagang employer-employer relationship. Kasi ang dole, syempre, tali din sila dun sa mga laws na nasa kanila. Pero merong pinupush na Magna Carta for informal employment. So, kailangan tutukan natin yun. Monica, sige po. Ako lang, idadagdag ko lang, hindi talaga tayo recognized as a sector eh. Or kung meron mga nagre-recognize sa atin, pag ginamit yung salitang artista, mas ang ibig sabihin ay entertainer, nagpa-perform. Pero hindi nila nakikita ng legislators and even the general public na ang sa atin, lalo na sa generation ng mga tatay mo, saka sa generation din namin, pati sa UP, I think malinaw ang ibig sabihin ng artista.
kasama nun yung pagiging cultural worker, pagiging art educator. At hindi lang ito pansarili. Maraming mga artists, educators, at saka mga cultural workers and leaders na umunlad yung pananaw at saka ang skills nung panahon ng martial law. At I think para sa akin at para sa marami sa amin, yun talaga ang pagiging ibig sabihin ng artista, no? Yung pag-aaral mo at pagpapanday ng artistic skills mo para sa kapwa, para sa kultura natin at para sa bayan. Eh mukhang hindi tayo tinitingnan na ganun, unlike pag sinabing sundalo o police o teacher, madaling masabi na itong sector na to importante sa buhay ng mamamayan ng bayan, no? Hindi pa nila nakikita na napakahalaga ng arts and culture sa buhay ng bawat isang tao, ng bawat isang Pilipino, dahil ang hirap iparamdam na kaluluwa, yung kaluluwa ng isang tao, ng isang Pilipino, ay nahihinog at saka napapaunlad sa pamamagitan ng pag-aaral ng ating kultura, yung magandang values natin, saka yung artistic skills natin. Hindi pa nga natin nararating yung pag-uusap tungkol dun sa papel ng indigenous artists, no? Ng mga folk artists natin sa region. Lalo silang kawawa kasi sila yung ngayong hanggang ngayon ay patuloy na pinapaunlad at ipinopromote yung kultura natin bago dumating yung mga Kastila. Pati na rin yung mga na-imbibe natin na arts and culture sa panahon ng Kastila, pati ng ang Amerikano, na atin na talaga naman yun. Yun napaka mas informal at saka talagang ano, talagang wala halos tumutulong sa kanila, and yet tuloy-tuloy ang kanilang ginagawa para sa ating kultura. And not too many people, especially national leaders, ang nagbibigay ng halaga doon sa gawain nila. Nandun sa regions, sa bundok, sa tabing ilog, sa... Yun, ang mas kawawa kaysa sa atin. Kasi tayo dito, ano eh, may venue, merong access sa eskwelahan, access sa budget, pero yun pa ang mas nakakaawa. If you talk about artist welfare, hindi lang tayong nandito sa ano, sa NCR, mas malaking pangailangan sa welfare ng mga indigenous and folk artists sa regions. So yun dapat isama lagi eh doon sa pag-uusap kung sa artist welfare. Oo, lalo na siguro kasi minsan yung pagtingin natin sa magawa nila eh mas material lang yung ay may weaving, may gano'n. Pero yung tao, no, hindi siya nabibigyan ng halaga. Hindi nakikita yung value niya as a contributor to society. It's more, may magandang pattern. Yeah. Mostly nagiging gano'n lang. No? Yes, Jenny. For example, no, merong tulong na para sa mga artista, sa creatives. Meron kaming listahan ng mga IP communities na nasa listahan ng AUP. Kaya nang kailangan pumirma sa isang affidavit, kailangan nilang sa tupad kailangan mo picture taking. So wala naman silang picture. Tapos yung nakabundok sila eh. So may Palawan. Meron ba doon Palawan o Cebuana? Eh wala eh. So parang yung mga challenges na ganun, hindi na wala sa isip mo. Kahit gusto mo matulong, paano mo tutulungan? So kung gusto mo talaga tumulong, isipin mo yung tutulungan natin. Na thumbprint lang. I mean, you know, may isang suggestion na ibigay sa kanya, tapos pag nakuha niya yung money, bibili pa siya ng bigas para i-distribute dun sa kanyang community. Merong iba, gets 2,000 pesos. Miss Jenny, pwede ko ba itong i-share? Yung 1,000 bibigay ko sa aking colleague. Ang laki-laki ng puso ng mga artista ng bayan, pero sa mga panahon ngayon, sila talaga yung sobrang hit.
Pero konti pang kasal, baka may gustong tumulong dyan. Kasi nga ang measures na ginagawa ng gobyerno ay hindi isip paano ipapahatid ito dun sa mga talagang nangangailangan. No, hindi sila masyadong aware dun sa mga sitwasyon ng mga tao. So gagawa sila ng proseso, pero hindi naman nila nire-research kung applicable yung proseso sa mga taong, you know, bibigyan nila, no? So malaking problema. So marami na tayong napag-usapang mga issues sa ngayon. Siguro buksan natin yung usapan sa ating mga tagapanood, no? So may mga tanong po tayo. Ang isa dito, galing kay Ulib Nieto. Bukod po sa donation drive, paano din, how do we use our privileged theater companies and universities to push the government to create policies that will support other groups and companies? So meron tayong boses, no? Tulad ng sabi ni Natanan din kanina, merong ibang mga grupo na mas may kakayahan, no? So ano pa kaya yung magagawa natin para masuportahan yung ibang mga hindi masyadong nakakaahon sa mga panahon ngayon? Pwede ko sagutin si Uleb. Opo. Uleb. Uleb. Kaninang umaga lang yata o kagabi, nag-post ako na imbis na unahin yung anti-terrorism bill, i-junk na lang yon at unahin ang pagpasa ng cultural education bill. Doon, kasama ang pagbibigay halaga sa ating cultural heritage, sa ating cultural values. At ang sinabi ko nga doon, dapat maging batas yung comprehensive learning and teaching of cultural education at pati ating cultural history and cultural heritage sa lahat ng antas ng paaralan. Dahil yun yung nawawala sa pag-aaral at sa pagtuturo natin sa mga kabataan. Kaya siguro tayo ganito na parang hindi umusad-usad bilang isang bansa kasi nawawala yung values ng ating mga ninuno, yung kabutihan, saka yung pakikipagkapwa-tao, yung pagiging yung community spirit, yung pagiging pagkakaroon ng integrity at saka ng sense of dignity, yung compassion, na sa tingin ko ang laki-laki ng magagawa kung lahat ng antas ng education from elementary to high school to college, pati yung mga sabi ko nga, lahat ng gustong kumandidato, local government yan at saka national leaders including the cabinet officials, vice president, senators, congressmen, dapat meron silang cultural education certificate or diploma para malaman nila kung ano ang kahalagahan ng cultural education. Kasi hindi tayo mabibigyan ng suporta hanggat hindi natin na ipaparamdam at na ipuprove na mahalaga itong ating gawain bilang artists, art educators, and cultural workers. Tanggalin mo ang arts and culture, wala tayong kaluluwa. Kaya marami sa ating mga leaders, sa ating mga pati na rin sa citizenry na walang kaluluwa kasi nga hindi na ituturo at hindi na i-internalize yung ibig sabihin ng kaluluwa natin, and the best way to do that is through training programs, productions, artistic works ng arts and cultural workers. So yun siguro ang naisip ko na sana unahin itong cultural education. Medyo systemic talaga, no? Yes, Isa? Tanong ko lang din po, no, sa usaping ito, meron po bang mga kampanya, campaigns na pwedeng salihan ng mga independent theater makers, maging ang mga companies and university theater organizations para tumulong sa pagsulong ng mga bills at polisiya na ngayon ay nakabinbin? Baka meron po kasi kaming maitulong.
Baka si Jenny ang pwedeng sumagot dyan kasi si Jenny ang ano, nakabase na ngayon yan sa Kongreso at saka sa Senado. Siyempre, Isa, we're very open for collaboration with the whole sector. We need to get everybody in. Kasi lalo na, for example, yung National Live Events Coalition, these are lahat ng nasa entablado. Wag tayong maging divisive, maging inclusive tayo. Kasi kailangan makita tayo as a big sector or else hindi tayo papansinin eh. So, patuloy dun sa NLEC na Facebook or sa AUPI na Facebook or sabi nga ni Bien Lumbera, ang turo sa atin ni Bien Lumbera, ating National Artist for Literature. Kung merong kang gustong gawin being an artist, maghanap ka ng kapwa mo artist, group together, and then you can pursue your dreams as an artist. Kasi ganun tayo eh. Tayo bilang Pilipino na mga alagad ng sine, hindi tayo individualistic. Gusto natin magkakasama. Kaya tayo ng mental health ngayon eh. Kasi hindi natin nakikita yung mga kaibigan natin. Ganun. Kaya naman, siguro, 3 days pa lang na nag-lockdown, ang dami nang laglabasan dito sa mga Zoom, sa mga Facebook. Kasi we can't stand not to be each other and not to hug each other. Kasi we're very family. So, ito na yung time na we can go together and it won't stop us. The COVID won't stop us from connecting because it's in our culture that we want to connect. Be the time. Winner tayo doon. Nobody can stop us. So, lahat ng may mental health problem, hindi yan problem. Ano yan? Pag-uusig yan. Inuusig kasi tayo nitong COVID. Kailangan natin itong labanan. Just be together and reach out. Ang AUPI po, magkakaroon ng AUPI Talks on mental health. So, mag-shout out kami. Let's shout out to everybody who needs an artist. May tanong dito, no? In relation to mental health, may nagtatanong kung kamusta na si Isa at si Iva, no? Paano raw kayo nakaka-cope sa inyong sa mental stresses natin ngayon? Pati daw yung makaklase niyo paano nakaka-cope dun sa how is your mental health today? So ako po diagnosed po ako with a mental condition prior to COVID. Mahirap na nga i-manage yung aking illness o mental condition. Mm-hmm. Pero lalo na nung nagkaroon ng triggers dahil dito sa pandemya, mas naging mahirap maging productive. Halimbawa, meron akong requirement noon sa klase na hindi ko matapos-tapos dahil kailangan ko ng mag-interview mismo sa komunidad. Yun mismo, talagang hirap na hirap ako at dala ko siya. Kumbaga, meron akong anxiety at agam-agam doon. Ang hirap din na makatugon. Kunyari, may mga call for projects. Parang hirap makisali. Mm-hmm. Dahil nga, tumatakbo lang sa isip mo kung ano yung nakikita mo sa news, ano yung nakikita mo sa social media. So, ang isa sa ginawa ko noon ay sumali sa isang meditation sitting group kung saan nakapag-set din siya ng routine para sa akin araw-araw. Tapos nakakatulong siya para magpakalma, magkaroon ng distansya at makita kahit papaano kung paano ako pwedeng mabuhay at gumalaw sa panahon ngayon. Tapos pangalawa, parte ako ng improv groups. Mga kaklase ko sa improv, ginagawa namin, nagsasama kami tuwing Monday, kunyari sa Zoom, tapos naglalaro kami ng improv games. Tapos malaking bagay talaga yung makatawa kayo together. Tapos makapag-check-in kayo sa isa't isa kung kamusta ka. Tapos meron nang makarinig sa kung anong nangyayari sa iyo ngayon, malaking bagay na yun. Kasi feel mo talaga na hindi ka isolated. Tapos noon ngayon, interesting na merong tinatawag na shared spaces.
So parang sa Facebook yan every Friday. Inorganisa ng mga kung sino-sinong mga grassroots at kung sino-sinong mga independent makers. Sa bahay nila tumutugtog, meron sila ng gitara, tumutula, nag-share ng stories. Tapos nagpo-perform lang sila para sa isa't isa. Parang kahit nga yung kinasasabi ni Iwan na merong mga workshop tulad ng mga dance classes o kaya ito si Marden Rivera, meron siyang Life According to Talks. Tapos dahil na dadagdagan yung kaalaman mo, parang malaking bagay din sa pagproseso ng mental health condition. Kasi nararamdaman mo na may purpose yung buhay ko, may purpose ang pagising ko araw-araw. So yung mga ganong tools na nakatulong talaga. Yeah. As ikaw naman, Ivan, ano yung iyong mga coping mechanisms to make sure, to ensure your mental health? From the past 2 months po nung start ng lockdown, pagka-uwi ko po ng Laguna kasi, ako po ay isang aktibong member ng Barangay Youth Development Council ng aming barangay. Tapos naatasan po kami na nag-voluntary po kami na tumulong para sa paglaban sa COVID-19. Tapos na-task po kami na manguna dun sa relief operations na ginagawa po ng barangay namin. So meron po kami 6 waves na nangyari. Nagkaroon po kami na 6 na beses na pamimigay ng ayuda ng mga delata, bigas sa mga mamamayan po ng barangay namin. At ngayon, since GCQ na po yung Laguna, nakasama na po kami sa General Enhanced Community Quarantine. Wala pa po kaming maibibigay ulit na ayuda since marami na po nagbalik trabaho sa mamamayan namin. Also, ngayon, iniisip ko naman po kung paano ako babalik ulit na, kung paano ako at haharapin ulit yung pagsasayaw kasi since mas nag-focus po ako dun sa volunteer work ko nung 2 months ago, ngayon naman po ay babalik po ako. Sa UP Dance Company po, meron po kaming online classes per week. Meron po, nagpo-provide po yung mga teachers namin ng online classes, tapos nag-Zoom classes po kami. And yung iba naman pong araw ay nilalaan namin dun sa ibang artists na nag-raise ng funds, nagbibigay ng free dance classes sa lahat, na open for all, not just for dancers. At maraming mga bagay po na, actually maraming mga bagay na mapaglilibangan during this quarantine, pero yun nga lang, meron tayong task na kailangan gawin bilang artista. Kaya yun po, yun po yung mga ginagawa ko na mga bagay. Okay, meron tayong comment, no? Sabi niya, maliban sa kalusugang physical, huwag din natin kalimutan ang kalusugang pangkaisipan o mental health ng ating mga artista, lalo na sa panahon ng lockdown, kung saan mas nag-iatahan ang kanilang physical na pakikipagkapwa-tao, isang puro Zoom o online. Totoo naman, I think this is sabi ni Jenny, ang trabaho ng artista for the most part ay in group, no? It's a collaborative effort. So, it's kind of a struggle to be all on your own during this time. Nakakatuwa yung kwento ni Tata Nandin kanina kay Ate Guy na paano siya magpa-perform. Sanay siyang meron siyang mga katropa, no? So, ang hirap isipin na, oy, ako na to, ako ang cameraman ko, ako ang makeup artist ko, so ikaw lahat ang gagawa, no? Ito yung mga challenges ngayon. Siguro, maganda pag-usapan din yung mga karanasan na yun. Meron Tata Nanding, nung nagpo-produce kayo, ano ba yung experience nyo, no? Ang mahirap nga talaga dito sa nangyari, talagang limitado ang iyong pakikipagkapwa-tao. yun yung isa sa gusto natin talaga mangyari bago nangyari itong COVID-19 na to. Kaya marami talaga nahihirapan, lalo na mga artists. Ang artists, sabi nga ni Jenny, ano yan, kailangan na may kausap. Kailangan ng merong eksena. Bihira sa mga artists ang gusto lang mag-isa. Kaya ano mangyari itong lockdown na to, yung quarantine na yan, marami talaga na depress, no? Siguro ako nagpapasalamat dahil merong ngang
ganitong klaseng communication ngayon, itong Zoom meetings na to, at saka maski yung Facebook, nakakatulong din talaga sa pag-communicate with people na gusto natin talaga kausap. Nakakatulong talaga yung pakikipag-usap mo ulit eh. Maski yung aming meetings sa Tanghalap Pilipino na nakapag-general assembly kami, meron kaming regular na meetings ng artistic committee, sense of communication na yun, napakahalaga. But at the same time, ito, hindi ko alam, some people might see this as an opportunity para sa pagkilala mo sa sarili mo rin. Ako, I've been doing meditations even before the COVID-19 phenomenon, no? Morning at saka evening. Ngayon, wala, trapped at home eh. Senior citizen pa ako. So, naparami ang aking, napahaba yung aking time for meditation, for prayers, and for relaxation, no? I don't know if si Isa, I think si Jenny also does meditation. Si Ivan, baka ganun din. Yung meditation, I think, helps. I'm a Catholic, pero I practice parang yung Zen meditation, no? Yung seven chakras, halos regularly nagagawa ko na. Nakakatulong siya talaga. Pero pagkatapos nun, kailangan mo pa rin may kausapin kapwa-tao. Kailangan mo pa rin mag-create. Yung ibang visual artists, yung ibang musicians, yung ibang poets, mas nakakagawa talaga ng artistic works ngayon. And for me, I'm also a psychologist. Therapeutic yun eh. Kung ano man yung nararamdaman mo sa loob, kung wala kang makausap for whatever reason, doing an artistic work is actually therapeutic. So I palagi ko dapat siguro natin na i-promote among especially young people and among artists na kung hindi ka man makalabas ngayon, hindi ka makaarte, hindi ka man makaperform, this might be the time to touch base with yourself, yung inner core mo, and then express it artistically. Malaking tulong na yon. Malay nyo, pagkatapos nito, meron kayong pwede exhibit ng visual arts. Meron kayong performance ng poetry. Meron kang, si Ivan, baka pwedeng merong performance ng kanyang naipon na sayaw na mag-isa lang siya. But I see also some friends na movers, yung mga anak ni Agnes Luxin, ala, hiwa-hiwalay ng kanilang bahay at gumagawa sila ng sarili ng performances. And I saw one time that they use the same music para gamitin sa performance nila na iba-ibang interpretation. So they put the videos together, beautiful artworks. So marami tayong magagawa na habang tayo ay nakakulong. Kulong. meron po tayo isang tanong. Salamat po doon, Tata Nanding. Ay, yes, Isa? Maiksi lang po, gusto ko lang idagdag sa palagi ko mahalaga ito na mas maging forgiving sa sarili. Sa panahon ngayon na kung hindi ka productive or ang dami mong kailangan tugunan sa bahay, meron kang mga anak na kailangan asikasunin, may mga seniors ka, magulang na kasama sa bahay, na lahat tayo ay hindi kailangan palaging nagmamadali para makapag-produce ng something. Dahil importante din yung sariling well-being. At ang mismong role na pagganap sa bahay o sa mga kasama, importante din yun. Yes. Okay. Thank you, Isa. May tanong lang tayo dito, no? Galing kay Rina Olaez. I'm curious po sa contribution ng art, cultural, and live events sa resources ng Philippines. Kung hindi ako nakakamali, pareho ang tax na binabawas sa mga artists and cultural workers ang sa tax ng mga doktor at lawyers. Mm-hmm.
Baka si Jenny ang pwede sumagot. Oh, ako Jenny. Meron sa pero after Jenny siguro. Sige. Ang tax naman, ang tax, hindi naman nakikita kung babae ka, lalaki ka, meron talagang sa tax rates. For example, sa BIR, kahit na wala kang babaya, wala kang kinita, kailangan kang mag-file, number one. Number two, yes, we are a big sector contributing. We are a big resource of the nation. Kaya lang, siyempre, yung economic paradigm, mine-measure nila sa numero. So, you know, with the NEDA, kailangan, para ma-measure nila, kailangan nagbabayad ka ng list ng tax. Eh, mostly, mga freelance, mga isang tugtog, isang tuka. Pag tugtog mo, makakukuha ka ng 500, magbibigay ka ng resibo. Yung ganun mga practices na kailangan natin pag-aaralan. Kasi, kanino bang computation na resources, di ba? So, tama yung tanong niya. Pero kailangan, pag-usapan pa natin kasi as a sector, kung gusto nating masali tayo sa economy, sa economic stimulus, hahanapin nila yung mga data na yun eh. So, yun yung challenge. Dadagdag ko lang. Sige po. Yung si Ness Hardin, who used to be the CCP president, at saka si Eva Salvador ng CCP Arts Education, meron silang ginawang study years ago on creative industry, yung Philippine creative industry. Mm-hmm. At doon pinakita nila kung gaano kalaki ang perang ipinapasok ng mga artists here in the Philippines sa television industry, sa performances, concerts, etc. Plus all the artists na nasa abroad. Yung iba nagtatrabaho as artists sa Bapor, at saka sa iba pang mga theater companies abroad na nagbabayad sila ng tax. At yung iba, pinapadala talaga dito yung kanilang income sa kanilang mga pamilya. At doon sa studies na ginawa nila, kitang-kita na ang laki ng contribution ng artists, performing artists, sa economy ng bayan. So hindi talaga pwedeng sabihin na walang naitutulong. Malaki ang nabibigay na pera sa ating kabanang bayan ng mga artists, whether nandito sa Pilipinas at saka nasa labas ng bansa. Hindi lang yun talaga nagbibigyan ng pansin. They tried to do that. They tried to do a report on that. Pero parang hindi yata pinansin sa, hindi ko lang ko sa Kongreso o sa Senate. Nung when they presented it, or sa DTI yata, hindi ko alam kung saan nila na-presented. So, meron kaming kaibigan ngayon sa field stage, si Congressman Toph de Venecia, who's trying his best to revive itong pagkilala sa mga artists bilang major contributors of Philippine economy, no? Sana magtagumpay si Congressman Toph na ipakita kung gaano ka-importante at gaano kalaki ang nabibigay ng contribution ng artists and cultural workers. Okay, yes, Mon. Rejoinder ko dun sa sinabi ni Tatang. At ang AUPI right now, to support Congressman Toph and the Senate, wants to help us kasi they want to help us, but we have to help them help us. So, isang ugat ng problema ay pag sinabi mong nakaka-contribute kami sa ekonomiya ng bansa, magkano? 2 billion? 20 billion? So, ang AUP, isang project namin is very ambitious, but we started to do it, is the Philippine Registry of Creative Industry. Philippine Registry for Creative Industry. It wants to measure and collect data, not only data na anong pangalan mo, saan ka nakatira,
but you know, three-dimensional characters of each artist in the Philippines, each creator. So it's very ambitious, but it's about time. We have to use that, make it happen. And I hope all the creative sector magsama-sama tayo para malagay tayo sa isang mapagkakatiwalaan na listahan. Kasi alam mo, kawawa mm-hmm. ngayon, you see people lista dito, lista doon, parang kapatiran ka na, saan ako kukuha ng pera, saan ng ayuda, maglilista ako. Right. Pero sama talaga yung listahan. So, it's really disheartening. Kasi hindi tayo namamalimos, hindi tayo, masipag tayo. Except that wala lang talaga tayong trabaho dahil sa COVID. So, the registry would want to seek out everybody. Some people will hibernate. Pero once we have this registry, pagka nagsimula na ulit, mahahanap natin lahat ng mga tao. At matatawagan natin sila ulit. And it's a platform where we can collaborate and integrate. And, you know, empower everybody. Siguro may related question tayo dyan, ano? From Rose Panuelos. Can you see sa Facebook pa lang na maraming initiative and joint efforts to financially support as well as socially engage young professional and veteran artists. But we also see na medyo kalat ang mga ito, hindi nagiging as far-reaching, no? As much as they would want to. So hopefully there will be an initiative to create a database for artists in the Philippines to easily disseminate information about financial support and call out for collaborative efforts, no? And siguro ikabit ko na rin yung isa pang tanong na ano kaya ang papel ng NCCA sa mga usaping ito? Baka medyo magkadikit na rin yung tanong na yun. Then, is there an effort to parang collate maybe all these efforts kasi nga parang according to Rose, parang nakikita niya pa patse-patse yung nakikita niyang mga efforts. Maybe something to integrate them in a, you know, in a space where lahat nakakakita. So I guess it's also an issue of access maybe. Yeah. Mon, sa private sector, sa NGO sector, our AUP is the one in charge, the database entry of NLEC, National Live Events, of Open House, of all initiatives. So we enjoin yung mga sectors to get all this data already and protect them because, you know, that's very, very private data. But tama si Rose, no? Miss Panuelo. Yes, na subaybayan natin, gawin nating goal yung pagkaroon ng isang database. Hindi pa nga database dapat ang tawag eh, pero ma-organize talaga yung sector. At makilala natin kung sino tayo, maglagay tayo ng mukha. Ang database hindi siya yung entry pag nag-register ka sa isang symposium, di ba? Lalagay ang pangalan mo. It's an organic thing. It's a place, a platform for collaboration and meeting each other and helping each other. So, Miss Rose, mag-work together tayo. Ikaril mo yan. So, susuportahan ka na. So, ang NCCA kaya, so saan kaya dito papasok ang NCCA? Natin siya masyadong. Kanina na-mention mo, Jenny, na nag-fundraising din sila. Nagbigay din sila ng ayuda. But maybe we can also discuss a little bit, no? Briefly, ano kaya yung mas malaking role nila? Kasi sila yung government entity, supposedly, you know, na talagang may direct link sa mga artista. Tatang? Gusto mong dead air. Natawa ako. Did I ask the wrong question? I was hoping Jenny would answer the question. Ano yun? Touch me. I'm very good friends in NCCA.
Alam mo, alam ng tatay mo yan, Monica. I also worked with NCCA for a long time before, yeah. No? So, itong mangyari itong COVID-19, tinawagan ko na lahat halos, no, from the new chairman, si Nick Lizaso, yung bagong executive director, pati sila yung executive office. And I tried to convince them to also figure out kung paano talaga makakatulong ang NCCA. Meron naman silang action na binigay, nakapagbigay sila ng tulong, diniretso ba sa AUP, sa Artist Welfare, Jenny? Nagbigay lang tayo ng list, tapos sila yung nag-distribute, Tatang. Directly sila ang nagbigay. Since I don't know the insides, hindi ako ngayon insider sa NCCA, hindi ko talaga alam kung ano na yung ginagawa nila. But I would hear people asking the same question. Ano ba talaga yung papel ng NCCA dito sa ginagawa natin? Ako, ang ginagawa ko lang is to relay to them kung ano yung posibleng gawin ng NCCA being a national cultural institution. Medyo nahihirapan silang tingnan itong sitwasyon outside the context of the traditional COA rules, etc. But it may not be fair to them for me to make any judgments or even to criticize them. Mas mabuting sa kanila manggaling or diretso interviewin sila. Pero the truth is, yung tanong ni Monica at tanong din ng ibang mga yung nasa nakalistang messages dito, yun din ang naririnig kong madalas na tanong. Sa sitwasyon ngayon, ano talaga yung nagagawa ng NCCA at saka ano yung pwede pang gawin? I don't know how much funds they have right now, pero sana ngayon sila kumilos kasi mas kinakailangan ng higher institution, higher cultural institution na tulungan ang artists and cultural workers sa panahon sa ngayon. So mabuti siguro, Monica, imbitahin mo sila sa susunod na kanlungan ng sining para matanong mo ang diretso. Sa organizers ng kanlungan, shout out to NCCA. Si Cecil? Si Cecil dapat ang mag-imbita. Challenge yan, Cecil, sa panahon ngayon. So marami ho tayo talaga na pag-usapan na kung baka hindi tayo matapos. Marami ho talaga kasing mga issue, no? So ang mga maimportanteng na discuss natin today ay yung sitwasyon nga ng mga artista during COVID times, pero even before. Meron lang mga issue, no? Pero lalo lang talagang na lumitaw, no? Nung nagkaroon ng COVID, kasi dyan natin nakita yung precarity, no? Ng job security. You know, for a lot of people, for a lot of artists and a lot of people in the entertainment industry. Pero sa kabutihang palad naman, meron mga naisusulong, mukhang may naisusulong na mga batas na maaring makatulong, no, dito sa mga makatulong na ma-solve na itong mga problema ito. At meron din tayong mga kaibigan sa private sector katulad ng AUP at yung ating mga guilds, no, na very active naman sa pagtulong, no, lalo na dito sa panahon ng COVID kung saan maraming nawala ng trabaho, marami ang nakakadanas ng mental stress, no, or distress. So meron naman tayong mga measures, no? Pero alam natin na hindi naman po siguro pwedeng mas sustain forever, no? Kailangan meron tayong mas formal na sistema, no, na mailagay para makilala ang role, no, ng mga artista sa lipunan. I think yun yung magandang punto na na-raise ni Tatang Marika niya. Yun yung pagkukulang, kaya siguro hindi din tayo nabibigyan ng walang formalization at professionalization kasi hindi nabibigyan halaga, no, yung role ng mga artista. So siguro, bago tayo magtapos, ang final words, no, simulan natin kay Ivan. Ano ba ang nais mong ipahiwati ko sabihin, no, tungkol sa mga issue ng mga artista ng bayan?
Since yun nga, marami pong tayong nararanasan, lalo na sa mental health natin. I think yung mapapayo ko na lang sa mga kapwa ko artista, especially sa mga katulad ng mananayaw, na try natin mas maging understanding pa tayo sa sarili natin. Huwag nating pilitin na ma-aim natin agad yung goal at yung gusto nating makuha at makita sa ating sarili. Try natin yung sitwasyon ay nakapagpabago ng papatakbo ng lahat ng bagay at naapektuhan ito yung ating ginagawa even before pa. So I think mas kailangan nating appreciate yung small progress na nakukuha natin at mas kailangan nating alagaan yung sarili natin during these times. Yun lang po. Isa? Para sa akin, siguro parang panawagan na rin para sa mga kasama kong mga estudyante, MA students, undergrad students, under the theater program, at maaaring sa iba pang arts program, na baka makakatulong na makilahok tayo sa ditong pinag-uusapang formalization, pag-uun ng database na ito, makatulong tayo sa pag-organize para ma-recognize tayo bilang isang sektor. Baka maaaring makabuo tayo ng initiative o kampanya para maisulong itong mga bills na ito. Mayaman na tayo sa kaalaman dahil sa ating mga training na pinagdaanan. Mahalaga na magsama-sama tayo at mag-usap-usap. Jenny? Ako, sa lahat ng mga creative na nanonood, ako po ay agriculture engineering graduate. Ang pechay po, after 3 weeks, pwede nyo nang i-harvest. At siya, ang itlog, pag kinain nyo sa umaga, hanggang tanghali, busog kayo. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. We are creators. We can create from nothing. Kanta ba yun? Parang kanta ata yun. Pero ano, just reach out and sing, dance, write. Tayo ang ilaw ng bayan sa panahon ngayon. Ang isang paraan para hindi tayo malungkot tungkol sa ating sarili, mag-reach out tayo sa iba. So ang iniisip mo na yung iba, hindi na yung sarili mo. So at saka magdasal araw-araw. Tata ng link, sa inyo tayo nagsimula, kayo na rin ang magtatapos. Magpa-plug lang ako. Sige po. Beginning June 12 hanggang July 12, meron kaming YouTube or I Want streaming ng 6 na productions ng Tanghalang Pilipino, yung Mabini Mandirigma, Ang Desenang Sapatos, Der Kaufman, yung Merchant of Venice, saka Lamang. Sana maghanap kayo ng oras para mapanood yun. Kasi yun yung program namin sa pansamantanghalan. Yung pansamantalang program namin. Meron din kaming pantawid tanghalan kasi nagfa-fundraising din kami para sa Tanghalang Pilipino para matuloy yung aming ginagawa at para makapagsweldo. Kasi pag hindi kami kumita, baka magsara na rin kami. Pero mas marami pa siguro mga grupo na nangangailangan ng tulong. Okay lang na unahin nyo na munang tulungan sila kahit pagalitan ako ng aking marketing and promo unit. Kasi mas maraming nangangailangan ng tulong. Yun lang, maraming salamat sa inyong lahat. Okay, maraming salamat. May isa lang ditong anunsyo, no? Ang Nayong Pilipina Foundation is seeking proposals for creative digital content that can be produced in one's home or studio. So we support the co-production of knowledge, multi-sectoral participation, and transdisciplinary collaboration. So you can download the details. Sorry, medyo mahaba ito. But you can download the details to bit.ly/rhizomaticintervention. So for any concerns and inquiries, get in touch with the Nayong Pilipino Foundation sa angatingnayon@gmail.com or #rhizomaticintervention. Hashtag Rhizomatic Intervention
or hashtag ating Nayon. So, pwede po tayo magtanong dyan. So, dyan na po nagtatapos ang pangalawang episode ng Kanlungan Talk. Salamat ulit sa ating mga panauhin sa hapong ito. At pati na rin sa mga official at staff ng UP Diliman Office for Initiative in Culture in the Arts o OICA, si Dr. Cecilia De La Paz, ang director, si Professor Brian Viray, ang Program Development Associate, si Mr. Mark Luge, ang ating Technical Director for this afternoon, Ms. Lauren Rivera and Ms. Frances Bacosta, ang OICA Program Coordinator. Kung mayroon kayong nais na matalakay o mapag-usapan sa Kanlungan Talk, magpadala lang ng Facebook message sa OICA o mag-email sa oica.upd@up.edu.ph. Maaari din yung gamitin ang mga hashtag na hashtag Kanlungan ng Sining o hashtag sa tag UP. So hanggang sa susunod na episode, sikapin po nating maging konektado sa UP Art Community sa pamamagitan ng Kanlungan Talk Series. So salamat po sa lahat ng nanood at pakibahagi sa usapan ngayon. Ako po si Monica Santos na nagpapaalam. Manatili tayong ligtas at malusog at magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat.